welcome po sa ating Ecclesia in the Home, 8 o'clock habit. Ito po yung battle cry natin sa ating devotion. At ang Ecclesia, ito po ay isang Greek word na kung saan ang ibig sabihin ay church. At isang church po, ito ay ako, ikaw, siya at tayo. Kristiyano o nakakakilala o may personal na relasyon sa ating Panginoon. Good evening, brothers and sisters. Si Dang Baliana po ulito. Ako po makakasama ninyo every Saturday po sa ating pagbo-Bible study para makapahinga naman ng konti si Pastor, no po. I hope lagi niyo po akong samahan, ano po. Okay, bago po tayo mag-umpisa, manalangin po muna tayo. Panginoon, marami pong salamat sa gabi ito na kami ay pwedeng mag-aral muli ng iyong salita. Thank you, Lord, for always giving us that desire
to know you more, O Lord God, and to understand your purpose sa aming mga buhay at kung paano kami mamuhay, maituro mo sa amin, Panginoon. Thank you for all the blessings that you have given us, and papasalamat kami dahil nandyan ka palagi for us, O God. Nothing can separate us from your love, kaya naman we are so grateful for what you're doing sa aming buhay, O Lord. May your name be praised tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay po, kung maalala nyo, pinag-aralan natin ng isang linggo yung Romans 8. May konting laktaw tayo sa John 14. Pero alam nyo mo ba na pag-aralan ko na Romans is the Magna Carta or heart of the Bible, sabi ng mga scholars natin dyan, no? At sabi na kung yung Bible ay ring, sing-sing, alam niyo po ba na yung Romans 8 daw ang diamond sa sing-sing? Ay, napakagandang balita naman yan. Kaya pala, nung ating pinag-aaralan, ay napakarami namang revelation at blessing para sa ating lahat doon sa Romans 8 na sinabi, ano? So, kung maalala nyo, nag-umpisa tayo sa pag-aaral ng all have sinned, all are justified because of what the Lord has done, no? So, grace and truth came through Jesus Christ. Yung bang ang katotohanan, kailangan tayong mapunish, pero dahil sa grasya, because of the unmerited favor that we receive from the Lord, kaya naman tayo ay forgiven, no, redeemed, justified, reconciled, and saved. Napakagandang katotohanan po yon na napag-aralan natin, no po. So, because of what the Lord Jesus has done, siya ang napanis para sa ating mga kasalanan, eh, hindi na po natin naranasan yung punishment na yon. Kaya, praise be to the Lord Jesus. Ano po? And then, napag-aralan natin na isa sa mga benefits of what the Lord Jesus has done is we have become the righteousness of God in Christ. Ibig sabihin, when God the Father looks at us, He is looking at Jesus and His finished work on the cross, no? Because we have been given the robe of righteousness, no? Napakagandang revelation. At ang mga righteous, they will reign in life, sabi doon, no? Ano bang ibig sabihin noon? We are crowned with blessings. We are surrounded with blessings. Yes, there are many troubles in the world, but God delivers us from all the troubles. Diba? Napakagandang balita. Ano pa yung natutunan natin doon is the Holy Spirit was given to us. Kasi sabi ni Jesus, I will not leave you orphans. Wow. Talagang, kasi nga righteous tayo, paano natin masustain yan, no? So, kasama natin ang Espiritu ng Diyos para masustain po natin yan. And talagang, we have a counselor, comforter, we have a helper, lahat ng pwede nating kailangan, no? Nandyan ang Holy Spirit to help us because He is God Himself. Ano po? And then, we talk about being the sons of God because of the Holy Spirit now living in us. We are delivered from fear, and now by the Holy Spirit, we have become sons of God, no? Yung Holy Spirit kasi nasa atin, kaya naging anak na tayo ng Diyos. All because also, pabalik, of the sacrifice of the Lord Jesus, no? And the love of the Father. Yun, so, sumunod doon, nalaman natin, biruin mo yan, we are heirs of the kingdom, tagapagmana, and co-heirs with Christ. Natutunan natin na meron tayong inheritance sa langit, meron pa tayong inheritance on earth, at nalaman pa natin yung mga bilin ni Jesus doon sa John 14-17 bago siya mamatay. Na yun yung iniwan niyang inheritance natin, yung peace, no, yung power to overcome evil,
power to do miracles, no? Yung protection, yung constant provision because He is the vine and we are the branches. At yung perfect love, na sabi niya, talagang mahal na mahal tayo ng Panginoong Jesus. Ngayon po, ang pag-uusapan natin, tutuloy natin yung Romans 8 kasi nga, ito palang diamond, no? Tuloy natin. Romans 8:18, anong sabi po dito ni Paul? I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Wow! Ano kaya yun, no? Pag-aralan natin, exciting na naman to. So, bago po natin pag-usapan yung future glory, present blessing, pag-usapan nga natin ano ba tong present sufferings na sinasabi ni Paul. Puntahan po natin, laktaw tayo sa verse 35, Romans 8 pa rin tayo. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship, persecution or famine, nakedness, danger or sword? No, as it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. Kasi ganun ang feeling ni Paul dahil nga, di ba, sobrang persecution nung kanilang panahon, no? Si Stephen nga, di ba, stoned to death. So, laging para silang, laging tumatakbo from all yung mga manghuhuli sa kanila at hindi mo alam, ngayon ba sila papatayin? Bukas ba? Ano bang mayayari sa kanilang buhay, no? Because of the persecutions of Christians during that time, no? Pero ito pong mga sufferings na sinasabi ni Paul, meron din po yan, present sufferings na nangyayari sa atin, no? Okay, so, sinummarize ko po yung sufferings into 6 letter F. Ano ba yung mga F na yan, no? Una, frustration. Siyempre na, frustrate naman si Paul. Good news naman yung binabalita sa mga tao. Namatay si Kristo para sa ating lahat, para masave tayo ng sins. Bakit sila pinapersecute? Eh, magandang balita naman ang dala, di ba? Why do they go through trials, no? Eh, magandang balita naman. So, nakaka-frustrate naman talaga yung mga nangyayari sa kanila noon, no? Tayo po ba, meron ding frustrations? Meron, no? Minsan na, frustrate din tayo na may mga nang-aapi rin sa atin, may mga nambubuli, wala naman tayong ginagawang masama, no? May mga nagpapahirap sa atin, no? Pero wala naman tayong ginagawa sa kanila, halimbawa, no? O kaya, na-frustrate din tayo, no? May mga gusto tayong mangyari, pero hindi nangyayari. Mga pangarap, hindi naman nare-reach pa, no? Mga ganyan. So, sometimes we feel frustrated, no? Hindi po tayo exempted, no? Meron din siyang sinasabing, are you worried doon sa danger and sword? Anong pinag-usapan doon? Fear. Anong F yun? Fear. Ano po? So, from danger or sword. So, minsan meron din tayong takot. Limbawa sa magnanakaw, o mga, ano dyan, mga hold up or whatever, no? Yung mga may mga masamang loob, no? So, minsan, meron din tayong takot, no, para sa buhay natin or even the natural calamities, no? Okay, ano pang F? Failure, no? Meron tayong mga gustong may mga project tayo, halimbawa, tapos hindi naman successful, no? Kaya meron tayong mga goals hindi naman natin magawa-gawa, no? Yung mga may travel goals, nako, sorry na lang, no? Kakaroon tayo ng frustration and failure to do what we have intended to do na mga travel na yan, no? Okay, famine, scarcity, no? Meron din po bang nakaranas ng ganyan? Sabi ni David, I've been young and old, but I've never seen the righteous begging for bread. Hindi po talaga naman tayo begging for bread, no? Pero meron din tayong naranasan scarcity. Naranasan ko rin po yan nung bata ako. Maraming times na wala pong ulam, no? Minsan nga, 2 linggo, walang ulam eh. Kaya nanay ko, pag okay na yung alaga naming kambing, itutumba na namin, kesa naman 1 buwan na kami hindi mag-ulam, no po? Yan, okay. So, naranasan ko rin po yung scarcity na yan. Pero, sabi nga rin, mabavalue mo yung
kapag meron ka na, kung naranasan mo yung wala. Ano po? Yun. So, magiging grateful po tayo. Ano pa po ang F natin? Frailty. Yung being defenseless or yung nakedness na sinasabi dyan. At saka yung feebleness. Yung pagkapagod ng katawan. Bodily weakness, sickness, or even decay. No? Yung mga sakit. No? Itong COVID, ganyan. No? Yan po yung mga sufferings in the present times. Meron din bang naranasan kagaya ng mga naranasan ni Paul? I think meron pa rin po yung mga Kristiyano ng mga pinapatay because of their faith. Ano? Marami pa rin nagtatago because of their faith. So, yun po yung mga present suffering. So, hindi naman po tayo exempted, sabi ko nga, no? Because the sun shines on the just and on the unjust. No? The rain pours for the godly and ungodly. So, hindi po tayo exempted. Pero, ang napakagandang balita po is, di ba, sabi, the Lord will deliver us from them all kasi kakampi natin ang Panginoon. Okay po? So, yun po yung present suffering. Ang gusto ko naman dito kay Paul, ano, dun sa verse 35 and 36 lang niya kunento ang suffering. Pero dun sa iba pang maraming verses from 18 to 38, no, ang kwento niya na dun yung tungkol sa blessings. So, ganun din po sana yung pananaw natin sa buhay. When we have problems, we just belittle the problem and magnify our Lord, di ba? Yun po yung magandang ginawa dito ni Paul na dalawang verse lang yung problema and suffering. Kasi sabi nga niya, it doesn't compare to the glory that we will experience in the future. And even in the present, marami na po tayong blessings. So, pag-usapan naman po natin yung blessings na sinabi niya dun sa Romans 8 pa rin verses 28 na po tayo mag-umpisa na po. And we know that in all things, God works for the good of all of those who love Him and those who have been called according to His purpose. Yan, favorite verse natin yan. Yung all things work together for good for those who love God and those who have been called according to His purpose. Ano po? Anong pinag-uusapan dito? This is about God's goodness po, ano? Kasi lahat ng magaganda. Pero minsan, no? Yung things na magiging fruit niya ay good, eh minsan medyo may kailangan adversity. Maalala niyo si Joseph, no? Binenta ng mga kapatid para maging slave. And then later on, naging binitrain na naman siya nung ano, yung asawa ni Potiphar, nakulong na naman siya. So, ang dami ring naranasan si Joseph, ano? Pero nung nakita na sila ng mga brothers niya, anong sabi niya? You meant it for harm for me, but God turned it to my advantage. So, kaya kung minsan po, ano, yung hindi natin naiintindihan yung mga nangyayari sa buhay natin. Pero, isang araw, sabi natin, bakit kaya hindi ako nakapasok sa kumpanya yun? Bakit kaya hindi ako nakapasa sa interview? Yun pala, may mas maganda, no? O, bakit kaya, ready na kami. Meron time na ready na kaming magbayad ng down payment ni Mon dun sa isang bahay na gusto sana namin bilhin sa Luwakan dati. Siyempre, nangangarap po tayo na magkaroon, no? So, the week na pupunta kami para magbayad ng down payment, ala, meron naman na daw siyang pinagbentahan, yung mga ganun, no? So, nanghinayin kami doon kasi closed door yun, eh. Pero, binigyan kami ni Lord ng mas maganda kaysa doon. So, sometimes, the closed door is actually good for us also. So, all things work together for good. Okay po. Ano pa yung pangalawang G? God's guard. O kaya protection. Kasi ito po sabi dun sa verse 31. If God is for us, who can be against us? Anong ibig sabihin yan? Kakampi natin ang Diyos. Walang pwedeng ano, umapi sa atin. No? Who can be against us? Sinong kukontra? Di ba? Kakampi natin ang Diyos. Protected tayo ng Diyos. No? May mga aaway pa sa atin? Meron. Pero, protected tayo, di ba? Kasi, anong sabi doon, no weapon formed against you will prosper. You remember that? Yung weapon po na form pa rin.
but it will not prosper. Diba? And God is for us. So, who can be against us? That's God's protection. Doon po sa verse 32, sabi doon, He who did not spare His Son, own Son, but gave Him up for all of us, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Wow. No? Ano? Kung kaya ba niyang ibigay yung anak niya, how will He not, along with Him, si Jesus, na mismong nag-sacrifice, kung kaya ng Lord Father na ibigay ang anak, at kung kaya ng Son, Jesus, na ibigay ang kanyang buhay para sa ating lahat, meron pa daw po ba siyang hindi ibibigay o ipagkakait sa atin? Eh baka tatedang yung pangarap ko, hindi naman nangyayari. Yung wish ko, yung prayer ko, hindi naman nangyayari. Naku, kadugtong po ng all things work together for good ito, no? Kung hindi po makakabuti po sa inyo, hindi po mangyayari, no? Hindi po ibibigay ng Panginoon. Eh, di ba po? So, yun na lang po yung ating isipin kung minsan. O kaya minsan, baka meron din po tayong kailangan gawin, no? We have to do the step one kung minsan, no? Maalala ko kami ni Raymond. Nagtitripping kami kahit wala pa naman yung ano, wala naman kaming pera. Buti na lang, dyan si Mama Abed, nagpautang sa amin ng earnest money. Maalala ko na naman. Yun. So, sometimes we have to do the first step and God will graciously give all the provisions for the next steps. Diba? Ganon din po yun minsan. But, wala pong ipagkakait ang Diyos sa atin na hindi mabuti sa atin. No? Okay. Kung hindi mabuti sa atin. Okay. Mali yata yung pagkasabi ko. Ano pa po? Sa verse 33, so sunod-sunod na yung pag-discuss ni ano ng blessing. Who will bring any charge to those whom God has chosen? It is God who justifies. Who then is the one who condemns? Sabi dito, no one. Di ba kasi sabi sa Romans 5, there is now no more condemnation para sa atin. Di ba? So, who will condemn us? Who will charge us? Di ba? Because of God's grace. Yung grace naman dito, no? Ito na naman. Forgiven, justified, redeemed, reconciled. Naging favorite ko na po yan talaga. Kasi tuwang-tuwa ako dyan sa revelation na yan, eh, no? So, God's goodness, God's guard or protection, God's generosity or provision, God's grace, napakatindi, and also we have God's gifts, no? Sa next verse, Christ who died more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Yeah, no? So, minsan sinasabi niya, Daddy, may hinihingi itong sidang. Yan, si Jesus, pinag-i-intercede niya ako kasi ang dami kong minsan na mga pangarap. Sinasabi ko yan sa Panginoon kaagad. No? At yan, nag-i-intercede siya, nag-a-attorney siya para sa atin. O, diba? Napakabuti talaga ng Panginoon. Yung panglima, wala na akong mahanap na G. Pero, ito kasi matindi to eh, no? Wala namang ibang word. May iba po bang word ng love? Wala eh, no? Yung pang-lima na ano is God's unconditional unending love. Kasi dun sa verse 8:38 sabi niya, For I am convinced that neither death nor life, nor angels nor demons, neither the present nor the future nor any powers, neither height nor depth, or anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ our Lord Jesus. Wow, na wow naman talaga yon. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo, pag-ibig ng Diyos. Ano pang kailangan natin? Minsan, worry din tayo ng worry sa buhay, ano, sa mga nangyayari sa buhay. Pero, bakit hindi natin to declare everyday, Thank you, Lord, that nothing can separate me from your love, Lord God, na kung anuman ang nangyayari.
makikita at makikita ko pa rin yung pag-ibig mo sa lahat ng nangyayari, whether it is a suffering, a trouble, a trial, makikita ko ang pag-ibig mo. You will turn things to my advantage because you love me so much. Wow, ang sarap pong ipander, ano? Grabe naman talaga ang pag-ibig ng Panginoon. So, pinag-aralan natin yung present suffering, pinag-aralan natin yung present blessings, present and future blessings, at eto na, pag-aralan natin yung future glory. Nako, medyo mapahaba yata ako ngayon na. So, sa future glory, nandun naman siya sa verse 29. Sabi dito, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. God foreknew, God alam niya na, He predestined, no? So, to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. For those He called, He justified. Those He justified, He glorified. So, halos napagkwentuhan na natin yung called and justified, no? Yung predestined, di pa natin napag-usapan yan, ha? And those He justified, He glorified. Hindi pa rin natin napag-usapan yung glorified. Ano pa ba, ano ba yung predestined? Sabi ni Ate Olive, minsan maalala ko, Lord, bakit akong pinili mo? Sinagot siya ni Lord, eh, predestined, eh, no? Alam kasi ni Lord na ikaw yung sasagot ng oo. Kaagad. Diba? Alam ng Diyos, yung heart mo, na ikaw, you will declare that He is your Lord and Savior. Kaya, He already foreknew. Alam niya, foreknew. Alam niya. So, He predestined us to conform to the image of His Son. So, alam niya na mag-yes Lord tayo, no? Kaya, predestined niya rin tayo to be conformed to the image of His Son para yung kanyang si Jesus ang firstborn among the many brothers and sisters. Malala nyo, pinag-usapan din natin, Jesus is the principal here. Siya yung principal na tagapagmana kasi He is the Son. So dito naman sinasabi, He is the firstborn Son. At tayo yung second, third, fourth, fifth, and so on, thousands of sons and millions of sons. Yun po yun, ano. We were chosen to be conformed to the image of His Son. Pero pinili na tayo. Pangalawa, justify niya tayo, di ba? No? Declared as righteous, no? Because of what the Lord Jesus has done. So, all the sacrifice of Jesus made us righteous. Ano sumunod? Binigay yung Holy Spirit. We were sanctified or called to be transformed beings that have the mind, will, behavior, and affection of an adopted son through the work of the Holy Spirit. So, sanctified, called to be transformed beings according to the Son. So, yung Holy Spirit, tinutulungan niya tayo to be transformed and conformed to the image of Jesus. No po. And then, sabi niya, those He justified, He called, He glorified. Ano naman po yung glorified? To live in a glorified body like Jesus after He was raised from the dead. Glorified body. Ano kaya ibig sabihin nun? No? Siguro sa susunod natin mga Bible study, pag-uusapan pa natin yan ng mas matindi po, ano?
Pero, ano pa yung glorified body? Dun sa verse 8, dun sa Romans 8:21, in hope, the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God. Ano daw po ang glorified body? Free or liberated from sickness or decay. Gusto niyo ba yun? Wala, wala ng death. Wala ng death yung glorified body. No? Ang galing naman. Wala na. Liberated from decay. Hindi na magkakasakit. Gusto niyo po ba yun? Napakagandang balita naman talaga. Ang mga balita dito sa Romans 8, ano? Will be liberated from the bondage to decay. And then, sumunod, brought into freedom. No? Brought into freedom. And glory of the children of God. No? So, freedom, meron siya explanation ulit sa 23. Not only so, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit. Ano pa ang meron? We have the first fruits of the Spirit. Ano po ba yung fruit of the Spirit? Di ba? Yung love, peace, joy, gentleness, self-control, forbearance. So, meron daw tayo niyan because of the Holy Spirit, no? Grown inwardly as we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our body, no? Redemption from sin and death. So, kanina, yung liberated from decay, sickness, yung manghihina, magkakasakit. Pero dito, ang sinasabi niya, freedom from sin and death. Kasi redemption of our bodies. Yun daw ang glorified bodies. Hindi na magdi-decay, hindi na rin mamamatay. And we will share in the glory of the children of God. No? Feast. We share in the glory of Jesus like children of God. Kasi sabi nga ni Jesus, I want you to be where I am. In my Father's house are many rooms, and I will go to prepare a place for you. So, maalala nyo ba yung gusto ko lang maalala ulit? Nung nag-resurrect si Christ, diba, halos hindi siya makilala ni Mary. Nung pumunta si Mary doon sa tomb para i-anoint sana yung body, ano po, nag-resurrect na si Jesus, tapos hindi niya nakilala. No, sabi niya, John 20:13, they have taken my Lord away, she said, and I don't know where they put him. At this she turned and saw that Jesus standing there, but he did not realize that it was Jesus, thinking he was the gardener. No, pero nung sinabi ni Jesus, Mary, she turned toward him and cried out in Aramaic, Rabboni, sabi niya, meaning teacher. Maalala niyo nung pinag-usapan natin yung Isaiah, no? Yung kinawawa si Jesus na he was his Isaiah 52:14. His appearance was so disfigured beyond any man dahil sa sobrang bugbog. Nung napag-usapan natin pala yung power of communion, no? His form marred beyond human likeness. Halos hindi na siya makilala, eh. Yun din kaya yung mukha ni Jesus na hindi nakilala ni Mary? I doubt, no? I think this glorified body is yung flawless, walang blemish. Siyempre, na-expect ni Mary, baka may mga sugat-sugat pa yung mukha dapat niya, no, Jesus. Pero dito, iba, hindi niya nakakilala. Akala nga niya, gardener, no? Oh, gwapo kaya yung gardener na yon. Palagay ko, ha? Bakit kilala ni Mary yun, no? Hindi, but kidding aside, ano po? Ito yung picture na
halos hindi na makilala. Sige, parang ganito, marami akong mga ganyan. Wala na po yan. Ay, super pretty na ako pag glorified body. Kayo din po, no? Super guwapo and pretty. So ano pa yung nagpapaalala sa atin ng glorified body? When Jesus appeared to his disciples in John 20, no? And pumasok siya, no? On the evening that of the first day of the week when the disciples were together with the doors locked for fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Naku, yung glorified body, pwede na pong pumasok sa mga doors na may lock, no? Hindi naman siya mukhang multo, no? Kasi maalala nyo, nung sabi ni Thomas, "Ah, unless ilagay ko yung kamay ko sa kanyang mga sugat, hindi ako maniniwalang buhay siya muli." O nung nangyari, bumalik si Jesus, nandun si Thomas, "Thomas, sige na, hawakan. Put your finger here, see my hands, reach out your hand and put it on my side." Diba sabi niya, "Stop doubting and believe." So, we can go through walls and lock doors. Yan. Parang gusto ko yun, ha. Anong parang? Gusto ko talaga yun. Pero, hindi multo. May katawan. Ay, nahawakan. May body. O, diba? O, pero si Jesus, hindi niya inalis yung scar ng kanyang, ano, no? Ng mga nails, diba? Tsaka yung sa side niya. Yun lang yung sugat na iniwan niya, no? Pero yung sa mukha niya na marred and beyond recognition, I think hindi, no? So, anong nakita na lang? Yung awesome power ng glorified body. Ano pa yung sa glorified body? Maalala ko yung mga disciples on the road to Emmaus. Emmaus, ba? Emmaus, no? Na they were discussing about all these things na nangyari sa Jerusalem. And then mamaya, biglang umapir si Jesus. From nowhere, no? Biglang nandyan. Pero hindi nila na-recognize, no? Oh, sobrang, hindi, malayong-malayo na yung itsura na yun na nabugbog ng isang batalyon ng soldiers versus yung itsura niya ngayon. So, hindi na nila nahalata. Pero, napansin lang nila nung their eyes were open when he broke the bread. At sabi dito, "Were not our hearts burning within us while he talked?" So, yung awesome presence. Wala akong maisip na mga words eh, kundi yung appearance, I'm sure it's an awesome look, no? And then, awesome power, yung you can go through walls and lock doors. Awesome presence, yung sabi nila, "Were not our hearts burning within us while he talked with us on the road?" Yung presensya mo, medyo ano ah, awesome talaga. Si Aaron, minsan, ang init naman. Katabi mo kasi ako, "Mami, I'm hot." Naks! Oh, parang ganon, yung awesome presence. Mas matindi doon, syempre, awesome presence ng Panginoon. So, magre-research pa po tayo tungkol dyan sa glorified future body natin. Ano? Pero, ito po yung mga pauna nating pag-aaral tungkol sa future glory. Excited po ba kayo? Magkaroon ng glorified body? Wow! Ang dami namang blessings ng Panginoon sa atin. Hindi na mabilang at minsan hindi na natin makomprehend. Praise the Lord talaga. Praise the Lord for all these promises, His goodness, His grace, His generosity, His love most especially, no? Kaya pala sabi ni ano, "Nothing compares to the even your persecutions or present suffering to the glory that is ahead na coming for us and even our present blessings," ano po. So, inisa-isa yan ni Paul sa atin sa Romans 8. So, yun lang po mga brothers and sisters. Hopefully, naging excited po kayo at mas lalo po kayong na-inlove sa Panginoon dahil napakarami pong blessings ng Panginoon sa atin, di ba? Hindi na po mabilang at hindi na po natin kayang i-comprehend kung minsan, no? So, hopefully, every one of us is looking forward
na po dyan sa future glory of having a glorified body na hindi na magkakasakit, na hindi na mamatay, no, and with all the awesome power na meron po yung glorified body. So, maraming salamat brothers and sisters sa inyong pagsubaybay ngayong gabi sa ating Bible study. Hopefully, talaga pong mas na-excite po kayo, no, na maging intimate sa Panginoon. We just keep on nurturing a relationship with the Lord, staying with Him, remaining with Him, and we will see all this glory come to pass. Remember po, nothing can separate us from the love of the Lord. Okay po, marami po salamat. May the Lord bless you and keep you, and may all these revelations burn in your hearts and give you new fire para sa mas magandang relasyon nyo sa Panginoon. May God continue to protect you, be gracious unto you, surround you with favor, and crown you with blessings. In Jesus' name we praise. Amen and amen. Bye-bye po. Forget to share, like, follow, and subscribe. God bless you. God bless you.